Magandang balita ito para sa mga wala pang national ID o national digital ID at pwede na ito i-download at i-save sa inyong phone. Ang bagong digital national ID ay isang format na kung saan po pwede mo i-download sa iyong phone ang iyong ID. Sa ngayon, hindi pa nabibigyan lahat ng mga Pilipino ng PVC o yung plastic na national ID. At ito ay isang paraan para magkaroon ka ng national ID. So, inulunsad ngayon ang bagong website na kung saan ka pwedeng mag-create ng national ID habang nag-iintay ka ng plastic na ID. So, paano natin ito gagamitin? Kailangan lang ng inyong demographic information katulad ng name, middle name, surname at birthday. At magkakaroon ng liveness check o ang tinatawag nating selfie para ma-verify kung siya nga ay ang nag-claim ng ID. Kapareho din ang visa nito ng regular ID at ng PVC ID na may QR code kaya pwedeng i-verify ang authenticity nito. Pwede na ito gamitin sa mga government transaction katulad ng mga regular ID na pinakikita rin natin. So may dalawang paraan para ma-access ang bagong national ID. So, unang-una, pwede natin buksan sa website na digital-id.gov.ph o kaya ay sa dati na nilang app na egov.ph. Mapakinggan natin ang interview kay PSA Assistant National Statistician Emily Pagador tungkol dito. Po, ma'am, pakikwento lang po sa amin, ano ba itong inilunsad nyo na Digital National ID? Okay. Ang Digital National ID po ay isang format po ng ating National ID. So, na nung mga yung Digital National ID, kasama rin po nating nilaunch yung National ID Check. Ito po yung tool na pwedeng na gagamitin para ma-ensure yung authenticity ng Digital National ID and pati na rin yung ibang mga IDs natin katulad yung mga PVC at saka paper format po ng National ID. So, ibig sabihin po, pag may mga hihingi, may mga ahensya ng gobyerno na hihingi ng ID, pwede pong ipresenta na lang yung Digital ID. Ganon din po yung function niya as the hard copy na, or the plastic ID? Yes po. Pareho lang po sila ng function. Kailangan tanggapin din po ito ng mga ahensya, government and private sectors. Nag-release na po kami ng public advisory kung paano po i-accept ang Digital National ID. At ang kanyang visa ay kapareho din po nung nasa PVC at yung nasa papel. Pwede po ba yan i-print tapos halimbawa ipapalaminate mo? Hindi po sinama doon kasi Digital National ID nga po siya. However, habang piniprepare po namin yung facility para talagang ma-download sa smartphone, pwede po niyang i-screen capture yung nandun sa website at yun po ang ipresenta. Also accessible via the eGov app. So kapag dinownload po nila yung eGov app, through that application po, kaya po ma-access din ang ating Digital National ID. So dalawa po yung means to download it. One is through the national-id.gov.ph na link or website link. And yung isa pong pamamaraan ay through once na din dinownload nila yung eGov app po at install ito sa kanilang smartphone.